Sinong... Lester! Hindi! Tulungan mo ako dito! Bilisan mo! Ano? Lester? Lester, anong nangyari sa'yo? Puto lang mga braso niya at halos wala nang balat ang kabilang pisgi niya! Lester, magsalita ka! Sino ang gumawa nito sa'yo? May tinuturo siya sa dingding. Anong? Hindi! Charles! Humingi ka ng tulong! Tawagin mo si Mang Pando! Bilisan mo! Nasa panganib ang papa mo! Kumusta po kayo, Dark Shadow? Magandang araw din po sa lahat ng sumusubaybay at nag-aabang ng mga stories sa channel ninyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Pando. Pero well, Prando po ang totoo kong pangalan. 58 years old. Isa akong opisyal sa aming barangay. Naging libangan ko na ang makinig ng mga stories ninyo pagkagaling ko sa duty. Sa loob ng 5 taong ng pagiging barangay official, wala naman akong naging problema sa aking area of responsibility. Ngunit pagkatapos ng eleksyon, nagkaroon ng reshuffle ang area of assignment ang aming barangay chairman. Napunta sa akin ang zone 3 na kung tawagin sa amin ay Dead Zone. Nasaan bang batang yun? Kung kailan magagabi na? Tsaka pa naisipang pumunta ng bayan? Nako, uulan pa yata. Kasama niyo si Lester. Kaya siguradong matatagalan sila. Alam mo naman yung dalawa pag magkasama. Kung saan-saan nakakarating. Ang paalam nila kanina, sandali lamang daw sila. Pero anong oras na? Mag-aalas 6 na wala pa rin. Ikaw naman kasi, Dino. Pagdating dyan sa anak mo, napakaluwag mo. Kaya namimihasa yung si Charles. Uy, hindi ka malamba nag-aalala sa anak mo. Ano bang hindi ang sinasabi mo? Anak ko si Charles, kaya nag-aalala din ako. Hindi mo na pwedeng sabihin anak mo si Charles. Alam ko naman eh, ang mabuti pa, salubungin ko na sila. Siguradong pauwi na man ngayon sa oras na ito. Sige po mga edong, tutuloy na kami. Mag-iingat po kayo ha. Oh, mabuti naman at naririto na kayo. Kanina pa ako nag-aalala sa inyo. Eh, bakit ba inabot kayo ng ganitong oras? Pasensya na tay. May checkpoint doon kasi sa zone 3 kaya medyo natagalan si Mang Edong bago makadaan. Checkpoint? Oh, ngayon lang yata naglagay ng checkpoint sa lugar na yan ha. Noon pa dapat nila ginawa yon. May natagpuan daw kasi doon napatay sa kahabaan ng zone 3 eh. Kung tama yung pagkakandinig ko, anak doon ni Aling Delia. Oh, may natagpuan patay ba ikaw mo? Oo tay, ayon kay Mang Edong, chinap-chap daw yung katawan. Hindi nga raw makita ng mga pulis yung 2 binti ng biktima eh. Oh, kaya kayong dalawa ha. Sa susunod, wag na wag kayong dadaan sa lugar na yan. Lalo na kapag kadiliman ang buwan. Ano ba, Dino? Kanina ka pa paikot-ikot. Parot-parito ka. Para kang inahing hindi makapangitlog. Ano bang nangyayari sa'yo? May natagpuan daw na patay, Amelia. May namatay na naman? Sandali. Pinatay ba o nagpakamatay? Ano? Pinatay, Amelia. Yung panganay raw na anak ni Delia. Doon daw mismo natagpuan ang bangkay sa zona 3. Ay, Diyos ko. Nung nakaraang buwan lang may pinatay rin sa lugar na yan, hindi ba? Hindi kayo mga adik dito sa atin?
Naisip ko na yan, Amelia. Pero bakit ganon? Hiwa-hiwalay raw na natatagpuan ang mga bahagi ng katawan ng biktima. Oy, baka naman may nagmumulto sa lugar na yan. Ay, hindi ako naniniwala sa multo. Sa mga palabas lang sa telebisyon niya nangyayari. Totoong taong gumagawa niyan. Mantakin mo, hindi pa natatagpuan yung dalawang binti ng biktima. Ay, kung bakit naman kasi hindi pa ipasara ni Chairman yung kalsadang yan? Halos wala namang dumadaan dyan. Dahil talagang nakakatakot ang lugar na yan. Katulad dyan, may emergency. Walang malalapitan. Dahil wala namang nakatira dyan. Oy, kaya pagsabihan mo yung anak mo, tigilan niya na ang pagpunta-punta sa bayan. Lalo na gabi nang umuwi. Alternate po ang road sa zone 3 galing sa aming barangay patungo sa bayan o kaya naman patungo sa kalapit na barangay. Dito kadalasang dumadaan ang mga motoristang naghahabol ng oras lalo na kung papasok sa kani-kanilang mga trabaho. Halos walang makitang bahay na malapit sa kalsada. Kung meron man, kilo-kilometro ang distansya nito. Gayunpaman, nakasanayan na ng mga biyahero na dumaan sa lugar na ito. Samantala, naging palaisipan sa amin ang biglang pagkamatay ng anak ni Delia. May mga haka-haka na hindi umano ordinaryong tao ang gumagawa nito. Ano bang tinitingnan mo dyan sa cellphone mo at nakakunot yung noo mo? Umiiling-iling ka pa. Nako, Charles, ha? Baka kung ano na naman yan. Wala to, ma. Yung tungkol sa pagkamatay ng anak ni Aling Delia? Isang buwan ang nailibing yung piraso ng bangkay nun, hindi ba? Hindi nga lang naisama yung dalawang binte dahil hindi naman natagpuan ng mga pulis. Pero nasan nga kaya yun, ma? Posible kayang multo ang may kagagawa nun? Baka nga tututong nakapost sa Facebook. Eh ano bang sinasabi dyan sa post na yan? Eto, tingnan mo mabuti, ma. May nasagasaan daw na mag-ama sa kalsadang yon. 10 years ago. At ngayon na raw maniningil yung naiwang pamilya. Ano? Ay, kinilabutan naman ako dyan sa sinasabi mo, Charles. Huwag kang magpapapaniwala dyan sa social media na yan, ha? Hindi lahat ng nakapost dyan totoo. Yung iba naghahanap lang ng atensyon para mapansin. Pero paano kung totoo, ma? Ayan, oh. Tinakbuhan daw ng driver yung mag-ama. Kaya siguro nagmumulto dahil hindi sila matahimik. Napakawalang konsensya naman ng driver na yon. Hindi man lang naawa sa bata. Huwag na nga yung pag-aksaya ng oras, Charles. Dahil wala kang mapapala dyan. Teka, ay nasan ba si Lester, ha? Akala ko dito na siya matutulog dahil natakot na sa multo. Abay, hindi ko na malayan dito pala nakatulog si Lester kagabi. Opo, itay. Natakot nang umuwi dahil dun sa matandang babae na umangkas raw sa motor niya kagabi. Minumulto raw siya ng anak ni Aling Delia. Ay, hindi totoo yan. Hindi totoo ang multo. Kung may nagpapakita man sa lugar na yan, hindi multo. Kundi totoong tao. Eh, nabasa ko lang naman sa Facebook yung aksidenteng nangyari. Pero matagal na yon. 10 years ago. 10 years ago? Diyos ko, Dino. Bakit puro dugo ang harapan ng truck na minamaneho mo? May nasagasaan ka ba? Pati plate number mo wala na. Wala yan, Amelia. Biglang tumuwid kasi yung aso na yon. Kaysa naman magpipreno pa ako, kaya sinagasaan ko na lang. Eh, kako, baka kung ako pa maaksidente. Diyos ko naman, Dino. Mag-iingat ka sa pagmamaneho mo. Baka sa susunod, hindi na asong masagasaan mo. 8 years old pa lang si Charles. Paano kung may mangyari sa'yo?
Okay ka lang, Tay? Kanina ka pa nakatitig sa akin, ha? Nabasa ko lang naman yung sa Facebook. Kung hindi kayo maniniwala sa multo, wala namang problema. Hindi ko kayo pipilitin. Ay, oo nga pala. Birthday mo nga pala sa darating na linggo. Anak, ano bang gusto mong regalo? Kayo nang bahala, Tay. Pero may nakita po akong bagong labas na sapatos ngayon. Eh baka naman, alam niyo na. Alam kong nabagabag ang isip ni Dino dahil sa mga nangyari, Dark Shadow. Iba-ibang karanasan sa lugar na yun ang idinudulog sa tanggapan ng aming barangay. Naglagay na ng mga night patroller sa lugar, ngunit sa kasamang palad ay natatagpo ang patay din ang mga ito. Nasaksihan ko mismo kung gaano kasaklap ang sinapit na kamatayan ng dalawa kong kasama. Hindi ako gumalaw sa kinalalagyan ko ng gabing yun habang kinakalagkad sila ng kanilang mobile patrol car, pero hindi ko naaninag kung sino ang nagmamaneho dahil napakatilim ng buong paligid. Oy, ano bang nangyayari? Parang inahabol ka ng 10 kabayo. Yung dalawang kasamahan daw ni Mang Pando, yung naka-duty kagabi, patay na ng matagpo ang kaninang umaga. Doon mismo kung saan pinatay yung anak ni Delia. Oy, pinatay na naman. Oo, Dino. At ayon kay Mang Pando, nasa gasaan daw mismo ng mobile patrol nila. Tama nga ang hinala ko. Isa lang ang ibig sabihin nito, Amelia. May buhay pa sa kanila. Sino? Sinong buhay, Dino? Sinong sila? Patawarin mo ko, Amelia. May kasalanan ako sa'yo. Kaarawan noon ni Charles, kaya nagmamadali ako pa uwi ng bahay para ibigay sa kanyang sapatos na gusto niya. Nang hindi ko napansin nga, may tumatawid pala. Diyos ko, Dino! Dino! Hindi totoong asaw nasa gasaan mo ng gabing yun? Bakit mo nailihim sa akin ito ng napakahabang panahon, Dino? Paano kapag nalaman ito ni Charles? Good morning, Ma. Oh, bakit dito ka sa garden nagla-live? Charles, para makita naman ng mga subscribers ko yung buong garden. Ang ganda, hindi ba? May problema ba? Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Ma, may problema po ba kayo ni Papa? Problema? Ano bang magiging problema namin ng Papa mo? Wala kaming problema. Bakit mo naman naitanong? Napapansin ko kasi, bihira na kayo mag-usap ni Papa dito sa bahay. Hindi na rin tayo sabay-sabay kumain. Wala kaming problema, Charles. Busy lang ang Papa mo sa trabaho niya. Ako naman, abala din sa pag-online selling nitong mga halaman. Sana nga po, Ma, ganun lang. Ay nako, halika nga dito. Don't worry, Charles, okay? Okay lang kami ng Papa mo. Kung alam mo lang, Charles, kapag nagkataon, malaking problema ang haharapin natin, Charles.
Bro, ako to, si Charles. Ano? Deal? Ano ka ba? Wala namang magiging problema eh. Gusto ko lang malibang. Yun lang. Gusto mo, isama ko si Giselle at si Cathy. Jamming tayo dyan sa inyo. Permit kay Papa? Hindi naman nila malalaman, di ba? Maliban na lang kung magsusumbong ka. Ah, ganun ba, bro? Sige, ikaw ang bahala. Pasensya na, bro. Ang totoo, may problema talaga sa bahay. Hindi lang nila masabi sa akin. Sige, kita na lang dito sa bahay. Bandang alas 5 ng hapon noong March 24, 2023. Dumaan sa kinaroroonan ko ang matalik na kaibigan ni Charles na si Lester. Sakay ng kanyang motorsiklo. Ako ang naka-duty noon ng araw na yun. Kaya inalam ko kung saan siya pupunta. Ayon sa kanya, pupuntahan umano nito ang kanyang kaibigan dahil kaarawan ng araw na yun. At para i-comfort dahil may pinagdadaanan itong problema sa kanilang pamilya. Nagkunwari akong walang alam, pero ang totoo, alam ko kung anong problema ng pamilya ng kanyang kaibigan. Pagkatapos noon, mabilis na pinaharurot ni Lester ang kanyang motorsiklo. Sinundan ko pa ito hanggang mawala ito sa aking paningin. Si Amelia. Hello! Amelia, napatawag ka. May problema ba? Nakalimutan mo yata kung anong meron sa araw na to, Dino. Ano ka ba, Amelia? Hindi ko maaaring makalimutan ang birthday ng anak nating si Charles. Mabuti naman at naaalala mo. Alam mo ba kanina pa siya nagmumukmuk dahil ang akala niya mag-overtime ka na naman ngayon? Ay, sasabihin ko sa kanya. Huwag na siyang malungkot dahil darating ako. Ito nga't nabili ko na yung bagong sapatos na gusto niya. Pero sorpreso ko ito kaya huwag mo sasabihin, ha? Ay, naku. Isurpresa ka pag nalalaman. O sige na, umuwi ka na ng maaga. Ihintay ka namin ang anak mo. Oo na, sige na. Uuwi ako ng... Pinatay niya na ang cellphone. Tama. Uuwi ako na maaga ngayon para maibigay ko kay Charles ang surpresa ko sa kanya. Kanina ka pa tanaw ng tanaw dyan sa may bungid ng kalsada. May hinihintay ka bang bisita, Charles? Si Lester po, ma. Ang usapan namin, bago mag-alasin ko, narito na siya eh. Pero anong oras na, oh? 5:45 na, wala pa siya. Baka naman may inaasikaso pa yung kaibigan mo. O kaya naman, inaayos pa yung motorsiklo niya. Eh, alam mo naman yun. Hindi makaalis-alis ng hindi nakamotorsiklo. Eh, kung magkagano naman, tatawag siya. O magme-message sa akin. Dahil alam niyang mag-aalala ako. Pero kahit text, wala man lang. Hindi rin makontak ang cellphone niya. Nag-message ang papa mo. Pauwi na raw siya. Sige po, ma. Sabihin mo kay papa, mag-iingat siya pauwi. Bakit ba ganito ang pakiramdam ko? Parang natatakot ako pero hindi ko alam kung bakit at kanino. Charles, okay ka lang ba? Nag-aalala ako, ma.
Ano kayang nangyari kay Lester? Dapat naririto na siya kanina pa. Huwag ka nang malungkot. Darating din yun si Lester. At saka pauwi na rin ang papa mo. Ah, sandali lang ha. Ihahanda ko lang ang merienda para sabay-sabay na tayong kumain pagdating ng papa mo at ni Lester. Oh, wala pa rin ba si Lester? Tawagan mo na kaya. Nasaan na ba yun? Charles? Charles? Nasaan ka? Charles? Nandito naman ang cellphone niya sa ibabaw ng divider, ha? Saan ba pumunta yun? Eh kung kailan malapit nagdumilim. May tumatawag sa cellphone ni Charles. Si Lester. Sasagutin ko. Hello? Lester? Hello? Lester? Nasaan ka na ba? Kanina ka pa inihintay ni Charles? Hello? Ano kayo nangyari dun? Dati naman tumatawag siya kung hindi makakarating sa usapan. Pero bakit ngayon wala man lang? Kung kailan birthday ko pa. Di bale, susubukan kong salubungin siya. Baka nagka-problema lang sa daan papunta dito. Nag-agaw ang dilim at liwanag nang makasulubong ko si Charles habang pauwi ako galing sa aking duty. Halos patakbo na ang paglalakad dito sa pagmamadali. Napansin kong tila balisa ito habang naglalakad, kaya inusisa ko naman kung saan siya pupunta. Ayon sa kanya, sasalubungin umanin nito ang kaibigan niyang si Lester. Kinabahan ako, Dark Shadow, nang banggitin ni Charles na wala sa kanila ang kanyang kaibigan. Gayunman, araw pa nang duman ito kanina. Pinakiusapan ko si Charles na huwag tumuloy at sa bahay na lamang nila hintayin ang kaibigan. Ano ka ba naman, Charles? Muntik na akong himatayin sa pag-aalala sa'yo. Hindi ka man lang nagpaalam kung saan ka pupunta. Saan ka ba galing? Sorry po, ma. Alalang-alala na po kasi ako kay Lester kaya sinubukan kong salubungin siya. Baka kasi nasiraan ang motor kaya ginabi sa daan. Ay, Diyos ko naman, Charles. Alam mo naman ang nangyayari, hindi ba? Sunod-sunod ang pinapatay sa lugar natin. Hindi ka ba nag-iisip na baka isang araw, isa sa atin ang papa mong matagpo ang patay dyan sa kagubatan? Yun na nga po, May. Baka isa na sa atin ang paglamayan bukas o sa makalawa. Hindi natin alam. Kaya nag-aalala ako sa kaibigan ko na baka madamay at mapahamak dahil sa kasalanan ng nagawa ni Papa. Oh, Charles! Ano bang sinasabi mo? March 24, 2013 nun, Ma. Birthday ko noon nang umuwi si Papa galing sa trabaho. Duguan yung sasakyan na minamaneho niya. Pero pinaniwala niya kayo na aso lang ang nasagsaan niya. Charles, alam mo? Bata pa ako nun, Ma. Pero naiintindihan ko. At yung minsang pinakita ko sa inyo sa social media, yung mag-amang nasagsaan 10 years ago na tinakbuhan ng driver, hindi niyo man sinasabi sa akin. Pero alam ko, ang driver na yon, si Papa yung driver na yon, hindi ba? Ngayon sabihin niyo sa akin, Ma, paanong hindi ako mag-aalala? Baka isang araw. Sino? Lester!
Hindi! Charles! Si Lester! Tulungan mo ako dito! Bilisan mo! Ano? Lester? Lester, ano nangyari sa'yo? Hindi! Puto lang mga braso niya! At halos wala ng balat ang kabilang pisngi niya! Lester, magsalita ka! Sino ang gumawa nito sa'yo? May tinuturo siya sa dingding! Ang larawan ni Papa! Hindi! Si Papa? Oh, nakatulog yata ako habang nagmamaneho. Pero nasan ako? Teka, bakit parang may tao sa unang ako nitong truck na minamaneho ko? Bababa nga ako sandali. Baka kailangan ng tulong, kawawa naman. Nasaan na yun? Bumaba lang ako ng sasakyan na wala siya. Bakit ang daming dugo sa harapan ng sasakyan ko? May nasa kasahan ba ako? Namatay ang ilaw ng sasakyan. Anong nangyayari? May umawag sa paa ko. Hindi ako makakilos. Hindi ako makakabang. Tignan ko at ilaw ako ng flashlight na dala ko kung sino ang kumahawak sa paa ko. Batang babae na putol ang mga paa. Nakaluwalang isang mata niya. Hindi ako makagalaw. Itingan mo ako. Hindi. Umahal na sa sakyan. Hindi. Papunta sa akin. Masasagat sa alo ko. Saan ka ba pupunta? Ayaw niya akong pakinggan. Saan ba siya pupunta? Susundo ko siya. Charles! Charles, makinig ka sa akin! Saan ka ba talaga pupunta? Si Papa! Siya ang may kagagawa nito kay Lester. Alam niyang may nalalaman si Lester sa ginawa niya. Kaya pinatay niya. Para patuloy na pagtakpan ang kasalanan niya. Kung natakasan niya noon ang ginawa niya, ako! Hindi ko siya patatawarin sa ginawa niya sa kaibigan ko! Charles! Maniwala ka! Hindi yun magagawa ng papa mo! Kagaya ni Lester, maaaring biktima din ang papa mo! Oh! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Dino! Charles! Ang papa mo! Nasaan si Charles? Sinusundan ko lang siya kanina! Dino! Dino! Amelia! Amelia, tulungan mo ko! Naririto sila! Patayin nila ako! Dino! Hindi! May itinuturo siya sa sasakyan! Sino? Charles! Hindi siya si Charles, Amelia! Ginagamit nila ka ng lata eh! Hindi! Sasagasaan niya si Dino! Charles! Huwag! Ama mo siya! Dino, tumakbo ka na! Bilisan mo! Takbo! Dino! Hindi ko makikalaw ang mga pago! Ako ka lalapit na Maya! Hindi ako makakalaw! Dino! Charles! Charles, anong ginawa mo? Anong atrasan niya pa si Dino? Hindi! Charles! Charles, tama na! Maawa ka sa papa mo! Ayaw niyong makinig sa akin! Amelia! Dino! Iwanan mo mula ako dito. Iligtas mo ang sarili mo. Tumakbo ka na, Amelia. Si Charles, huwag mo siyang mababayaan. Tumakbo ka na. Takbo na. Sige!
Kung papatayin mo ang papa mo, isama mo na rin ako! Patayin mo na rin ako, Charles! Ano pang hinihintay mo? Durugin mo na kami ng papa mo! Pinanda niya ng sasakyan. Papalapit niya sa akin. Hindi! Sasagasahan niya ako! Hindi! Nagising ako sa malakas na kalabog ng pintuan, Dark Shadow. Pamilyar ang boses na yun, nanginginig at halos mawala ng hininga. Habang humihingi ng saklulo si Charles sa tulong ng mga kasamahan kong opisyal sa barangay, nadala namin si Dino sa ospital at agad namang inasikaso ng mga doktor habang si Amelia ay halos tulala pa rin dahil sa nangyari. Halos isang buwan din ang itinagal ni Dino sa ospital para sa pagpapagaling hanggang makalabas ito. Masyado naman yatang malaki itong nilipatan nating bahay para lang sa ating tatlo. Mabuti na ito. Para nasa sentro tayo. Hindi na kailangan bumiyahe kung pupunta pa ng bayan. Pero baka mahirapan tayo sa renta. Mukhang malang renta sa ganitong kalaking bahay din, no? At sino naman ang nagsabi sa iyo na magre-renta tayo? Oo nga, Ma. Hindi niyo ba alam? Kaya pala laging nag-overtime nun si Papa dahil dito na pupunta yung ibang sweldo niya. Nako ha, kailan pa kayo natutong dalawa na maglihim sa akin? Doon pa man, wala na akong ibang pinangharap kundi ang maayos na buhay para sa inyo. Si Papa oh, marunong din pala magdrama. Kaya ikaw Charles, ngayong ikaw na ang pumalit sa Papa mo sa kumpanya, pahalagahan mo ang trabaho mo. Eh, sandali. Bago kayo magtalo mag-ina, huwag ninyong kalilimutan. Linggo bukas! Ay, ganun pa rin talagang homily ni Father, ano? Laging may politikong pinapatamaan. Charles, anong nangyayari? Bakit bigla kang huminto? Nasa kurbada tayo. Hindi nyo ba nakita, Ma? May batang tumatawid. Nasagi ko yata eh. Sabi ko naman sa'yo, anak, mag-iingat ka. Sandali lang. Titingnan ko. O ano, Charles? Nakita mo na ba? O, ano? Hindi! May malaking truck na paparating! Babanggain tayo! Hindi! Hindi! Ang bawat kasalanan ay may katumbas na kaparusahan. Ang bawat desisyon na iyong binibitiwan ay may kahihinatnan. Maaaring hindi ka handa. Ako po si Wilfredo, aka Pando. At ito ang kwento ko. Umaasa rin po ako balang araw na maririnig ko rin ang aking kwento na binigyang buhay ng iyong magagaling na radio drama talent na hinahangaan ko na noong pa mang kayo ay nasa isang radio station. Maraming salamat po, Dark Shadow. Shout out time. Shout out po kay Teresa Haga, Joanne Fernandez, Kisol Nyako,
Derlin Tatoy, Fan Vids, Teresa, pa-shoutout po sa Housing Juan Montalban Rizal, Twina GK, pa-shoutout po sa Jordan Family from Romblon, from Jobito Jordan, Tasanico, Bete Rupino, Emily Rihino, Lilibet Ruzel, listening from Riyadh, Saudi Arabia. Thank you so much sa magandang stories po ninyo. Rina Dapon, listening from Isabela, Balabagan Ayamel, Eduardo Amador, Maris Guerra, listening from Taiwan. Shoutout po sa mga OFW nating taga-Taiwan. Thank you Dark Shadow sa araw-araw na pag-shoutout. Marina Kitchen Negros Oriental, Love and Memories, Banjo Calles, Jujam Gam. Pa-shoutout naman po kay Marizella Briones, Non-Spy Photograph and Memories. Salamat po. Ann Istayani, shoutout din po sa inyo. Si Pina Bergantin, maraming salamat din po for listening us. Figuero Juan, shoutout din kay Leia Arangale, Merna Dimawala, Alia May Yansa, Maria Cecilia Akin, and of course ating butihing affiliate member ng ating YouTube channel na sina Life of Breya at Baikong Tausi. Hello Dark Shadow, salamat sa walang sawang pag-upload. Nice bosses, pa-shoutout naman po. Always listening from Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout po Ati Baina, Jenny Narcida, at Lily. Maraming salamat po. Abangan niyo po ang susunod naming shoutout. Maraming salamat po. Magandang gabi.